Hello, what's up mga lords? Welcome ulit sa channel natin. So in this video po, tatalakayin po natin kung paano gawing WIFI extender or WIFI repeater ang luma nating modem. So, meron po tayong dalawang router dito. Dalawang modem po. Ito po yung bago ko ngayon. Ito po talaga yung ginagamit namin. At ito naman po yung luma, which is hindi na po masyado nagagamit. So dahil po sa curiosity ko po, naisipan ko kung paano nga ba talaga palakasin o extend yung WiFi range ng WiFi natin. Kasi sa bahay, sa anong lugar man, napapansin natin minsan meron talagang mga dead spot o yung mga zone o yung mga spot na talagang mahina yung signal ng WiFi. So naisipan ko pong i-boost or palaparin o palawakin po yung coverage ng WiFi namin dito sa bahay. At kung gusto niyo pong malaman kung paano po, just keep watching. So ayun, nandito tayo ngayon sa PC. Sisilipin ko muna natin yung setup ng WiFi. So doon muna tayo sa ano ha, sa WiFi 1 o doon sa bago, yung bagong WiFi, yung bagong router. Sisilipin natin yung setup niya. Papasukin natin yung interface. So yung IP address. WiFi address po ng router natin is 192.168.254.254. Login tayo. So meron tayo niyang ano eh, meron niyang bawat router merong ano yan, merong default username and password. So usually po nakikita yun doon sa may bandang baba ng router. So ipapakita ko lang po yung WiFi name ng router natin. Ito yung pangalan. Ito yung pangalan ng new modem natin. New modem. So para po ma-set up yung pangalawang router natin, kailangan din po natin pasukin yung setup niya o yung user interface. Meron po tayong i-disable doon. So ngayon po, nandito po yung pangalawa nating router. Ito po yung magiging WiFi extender or WiFi repeater natin. Ito po yung lumang router natin. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung setup niya at kung paano po siya ma-setup as WiFi extender or WiFi repeater. So nakakonect po siya sa PC natin. Itong LAN cable is connected to PC. Setup natin. Papasukin din natin yung interface niya. O, login tayo ulit. Same. Sa akin kasi the same lang yung username at password ng dalawang router. Yung pangalan po ng pangalawang router natin is router, old router repeater. Ayan, para po ma-identify natin na ito po yung modem na to, ito yung magiging repeater natin mamaya. So bago po siya gumana, bago po siya mapagana bilang WiFi extender by WiFi repeater, meron lang po tayong i-disable dito sa settings ng router natin. So click advanced, and then the router settings. Ito po, kailangan lang po nating ma-disable muna yung DCP server para magamit natin siya as WiFi repeater or WiFi extender or access point. So click disable po, then apply. So after pong ma-apply yan, magre-restart po yung modem natin. At once ma-disable na po yung DHCP niya, DHCP server niya, pwede na po siyang gawing WiFi extender. So para po mapagana yung old WiFi natin as WiFi repeater or WiFi extender, kailangan na po natin gawin, i-connect po siya doon sa unang router natin o yung WiFi 1. Dito po. Kailangan natin po siyang i-connect dito sa isa nating router. So, connected po siya via LAN cable or RJ45 cable po. So, this connection. Yung dulo.
connect po natin dito sa likuran ng WiFi 1 natin. Yung new or sa new WiFi natin. So, pareho po silang naka-on. Bale, mangyayari po niyan, magiging dalawa yung SSID niyan, pero isa lang yung server niya. So yung logic po ng ganung klaseng setup is para ma-extend po yung Wi-Fi coverage ng Wi-Fi 1 natin using this repeater. Like for example, itong router na po ito is nakalagay sa sala or sa living room ng ating bahay. At pagdating po sa kwarto nyo o sa bedroom, eh medyo mahina yung signal o hindi masyado makakonect yung mobile phone mo or ibang gadget. So using this second router, for example, ito yung ilalagay mo sa bedroom o kahit saan man dong spot ng bahay na medyo walang masyadong signal, ito po yung magiging router mo. So using this Wi-Fi 2 and Wi-Fi 1, so ito lang yung magiging server niya. Isa lang yung magiging server niya. Pero dalawa yung SSID. So nag-gets niyo ba yung logic? Bali dalawa po yung dalawa po yung SSID, magiging dalawa po, pero isa lang po yung server. Ito po yung original server natin. So using this second router, ito po yung magiging pangalawang SSID. For example, ito yung ilalagay mo sa kwarto para po maganda yung signal, para lumakas, para lumapad, lumawak po yung coverage ng Wi-Fi natin. So yung ganung setup po will require a LAN cable or RJ45 cable. So yung distansya po ng dalawang router ay nakadepende din po sa haba ng LAN cable nyo. So kung malayo po yung distansya ng dalawang router, so make sure din po na mas mahaba ang gagamitin yung LAN cable. Sa ganung klaseng setup po, nabuboost po natin yung Wi-Fi range ng ating router para po mas malawak po yung sakop niya, mas malapad po yung magiging coverage ng Wi-Fi natin. At kung sa palagay nyo ay natulungan kayo ng video tutorial natin sa ngayon, please subscribe lang po para sa mas marami pa pong mga tutorial videos na pwede nyong abangan at pwede nating ma-upload dito sa channel natin. Maraming salamat po. God bless.